Sunod-sunod ang sama ng loob ngayon ng mga supporters ni Lenny Kiko Tandem o mas kilala sa mga Pink Lawan. Pero saan nga ba sila nagkamali? Dahil ang inaasahan nilang tagumpay na uwi sa masakit na pagkatalo. Si Vin Pascua sa detalye. Hayag sa kasalukuyang bilangan na si Vice President Lenny Robredo ay papangalawa lamang sa 2022 presidential race. Pero bakit nga ba hindi niya nakuha ang mayoriyang boto? Balikan natin ang September 2021 na bago ang nakatakdang paghahain ng Certificate of Candidacy, tinanong ng media si VP Robredo kung ano nga ba ang kinakailangan para tumakbo siya bilang Pangulo. Na sinagot niya nang, kung one-on-one na Bongbong Marcos at saka ako, laban ako. Ang mismong sagot na ito ay nagbigay sa publiko ng larawan kung ano ang magiging itsura ng kanyang kampanya. At pagkatapos nito ay nagkaroon siya ng panayam kay Boy Abunda. Ang interview na ito ang nagpalakas sa negatibong kampanya habang tahas ang tinawag ni Robredo si Bongbong Marcos na sinungaling. Nang tanungin kung bakit hindi dapat iboto ng publiko si Marcos, mabilis na sinagot ni Robredo ang number one sinungaling. Sa kabilang banda, sinabi lang ni Marcos na I do not indulge in negative campaigning. Ang palitan na ito ay nagtakda ng mind conditioning sa mga taga-suporta ni VP Lenny Robredo. Ito ay kapag ang paggamit ng mga katagang sinungaling at magnanakaw ay naging mas malakas mula sa panig ng oposisyon. Ilang terminolohiya ang nangibabaw sa ating halalan ngayong taon. Pagkakaisa at kakampink. Pagkakaisang naging pangunahing layunin ng BBM Sara Uni Team. Ang kakampink naman ay tumutukoy sa mga taga-suporta ni Robredo bilang pagtukoy sa kanyang mga kulay ng kampanya. Pero teka, natawag ka na bang bobo? Walang pinag-aralan, bulag o tanga? Ang pagtawag sa mga tao para sa hindi pagkakaroon ng degree sa kolehiyo o pagkakaroon ng mahinang pag-unawa sa pagbabasa ay nagbibigay ng impresyon na ang mga taga-suporta ng oposisyon ay punong-puno ng kanilang mga sarili, ang kanilang natamo sa edukasyon at ang kanilang mas mataas na katayuan sa buhay. Iilan lamang ito sa mga dahilan ng kanilang pagiging talunan, ngunit hayag sa mga pagkilos na ito na sila mismo ang rason sa pagkatalo ni VP Lenny Robredo. Vin Pascua.